Ito ang NCRTC dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City o National Capital Region Training Center na kung saan dito papasok ang ating mga police applicants na siyang magiging police trainee din. Ating alamin, ano nga ba ang mga dapat magandaan ng ating mga police applicants sa pagpasok nila sa training center tulad ng NCRTC? Ang ilang bilang po ng ating mga police applicants, patrolman at patrolwoman, yung mag-oting siya? Sa ngayon, meron tayong regular quota na 400 applicants. So, out of the 400 applicants, 320 will be the male at 80 will be the female. Pangalagaan nila yung kanilang serbisyo. At lagi nilang iisipin na yung kanilang pag-a-apply ay pinaghirapan nila ng todo-todo. So lahat ng effort nila, money, effort, nagkaroon sila ng psychological and emotional investment doon sa kanilang pag-a-apply. So dapat alagaan nila ang kanilang serbisyo, gawin nila ng maayos ang kanilang trabaho pag nandun na sila sa serbisyo. Pero unang-una sa lahat, ayusin nila yung kanilang pagtitraining. Kasi sa pagtitraining, dyan masusubukan ang kanilang determinasyon kung sila talaga ay decidido na magpulis. Sir, bilang isa sa mga kinikilala na instructor o dito sa NCRTC, at halos humigit kumulang 12 taon na naglilingkod dito sa ating dito, anong mabisang may papayo mo sa ating mga susunod na police trainee dito from police applicants? Isa ka doon sa pinalad or papalarin na mapapasama oath-taking ng mga newly appointed police non-commissioned officers. Ang importante dyan, prepared ka, you must be mentally fit, physically fit to undergo the said training inside the at NCRTC. So, kasi kung hindi ka handa, mahihirapan kang mag-absorb o mag-adjust kung ano yung changes ng environment na kinalakhan mo sa labas pagdating dito sa loob ng training school. So, dapat talagang nakahanda lahat, spiritual, mentally, and physical condition ng inyong katawan. So, sir, saan malimit o nagiging madalas nagkukwit ang isang police trainee? Unang-una, siguro, hindi siya prepared. Doon sa, so nagkakaroon kasi ng ano yun, yung culture shock na tinatawag. Biglang nagbago yung environment ng, environment mo, doon sa labas. So ang laki kasi ng pagbabago niyan eh. Hindi mo sarili ang galaw mo. Yung galaw mo dito, kontrolado at may oras, may time pressure yan. So dapat prepared ka talaga para hindi ka mahirapan. Isa pa yan, yung homesick siguro. Yung lalo-lalo na yung mga may pamilya at may mga anak, ang hirap na hirap sila mag-adjust. So dapat talaga siguro, samahan mo ng dasal para magiging matatag ka. At isipin mo yan, bakit ka nandito? Hindi lang siya para sa sarili mo, hindi lang dahil gusto mong maglilingkod sa komunidad pag ikaw ay isang ganap ng pulis, para din ito lalong-lalo sa pamilya mo. Yun ang isipin mo. Yung pangarap ng mga mahal mo sa buhay, yun ang gawin mong inspirasyon para makamit mo at malagpasan mo lahat ng pagsubok sa loob ng training school. Siya ang pinaka-the best na pangahawakan ng police trainee, hindi lang sa NCRTC, kundi sa lahat ng training center upang mas maging matatag sila sa pagsubok bilang isang police trainee. Prayer. Isang karangalan na ma-interview ka ng tambayan ng police. Siyempre, sir, ilang recruitment na rin process ang dumaan sa'yo. Marami na rin tayong nakanumpa ng mga police applicants, ng police trainee at ngayon police na, sir. Bilang isang chief ng R1, ano mabisang may papayo mo sa ating mga police applicants pagpasok nila sa training center, sir? Hindi lang sa NCRTC, sir, kundi sa lahat ng training center nationwide, sir. Alam mo, yung pagpasok sa police, pinaghahandaan yan. Bawat isa sa atin may pangarap, merong balak sa buhay. Doon sa pagiging police, sabi ko nga,
destiny yan. Kasi hindi lahat ng gustong magpulis ay nakakapasok. Pinaghahandaan in the sense na kung gusto mo isang bagay, kailangan talaga ihanda mo ang sarili mo. Kailangan alamin mo kung ano yung papasukin mo. Meron tayong kasabihan, sabi nga nila, mahirap pumasok sa pulis, pero mas mahirap magpakapulis. Maraming challenge, maraming mga tukso, mga pagsubok, na kung marupok ka, mahina ka, maski in ka na sa PNP, may posibilidad na matatanggal ka. Kasi magkakasok ka eh. Yung bang maging kontento lang sana tayo kung anong meron tayo. Pagdating sa pera, kung para sa'yo yan, para sa'yo. Kaya maraming mga nadidismiss, nagkakakaso. Kasi pinipilit nila eh. Yung hindi kanila, gusto nila, angkinin nila eh. Eh, alam naman natin na ang pulis, once na pumasok yan, mga milyonaryo na yan. Pagdating ng panahon na sila'y mag-retire. Milyonaryo tayo lahat eh. So, yun yung isa sa mga alam ko na bakit maraming gustong magpulis. Hindi lahat ng mga mapapasukan mong profession is guarantee na magiging milyonaryo ka. Mababaon ka sa utang. Pero sa PNP, magtrabaho ka lang at the time na ma-reach mo yung retirement mo, milyonaryo ka na. So, sir, dumaan din po kayo sa pagiging kadete o pagiging police trainee, sir. Ano yung inspirasyon mo para mapagtagumpayan yung mga kasanayan? Siyempre, katulad nyo, sir, December o November, sir, meron tayong o-taking. At siyempre, mawawalay sila sa mahal sa buhay nila ng ganung Pasko, bagong taon, o araw ng mga puso. Ano yung nag-urge sa'yo na malabanan yung kalungkutan bilang isang police trainee o bilang isang kadete? Hindi sila dapat malungkot. Kailangan mahalin mo sarili mo. Ang inspirasyon mo, sarili mo yan eh. Ginusto mo yan eh. Kasi, kapag isang bagay ginusto mo, walang imposible. Hindi, walang rason na ikaw ay maho-homesick. Ginusto mo yung pumasok doon sa training center or sa academy, for example, kung nagkadete ka, yun ang magiging tahanan mo. Kaya dapat matuwa ka. Kasi sa dami ng mga nag-apply, sa dami ng gustong pumasok, napili ka. So, dapat proud ka. Mahalin mo sarili mo. Gawin mong inspirasyon yung sarili mo. And makikita mo yan. Lahat ng bagay na gagawin mo or mangyayari sa training center na yan, magiging magaan para sa'yo. So, sir, sa panig naman ng mamahal sa buhay, siyempre, hindi pa nila lubos maintindihan ang isang gawain o trabaho ng isang pulis. Ano naman ang mapapayo mo sa ating mga mahal sa buhay na sa ganun ay hindi sila naho-homesick pagpasok ng kanilang mga mahal sa buhay bilang isang police trainer, sir? Yung training naman, for example, sa mga patrolman natin, 6 months lang naman yan eh. Wala pa ang 6 months, may mga time na pwede silang dalawin, pwede silang puntahan. Kasi pagsubok lahat yan, sabi ko nga, pagpasok mo sa PNP, 99% pagmamayari ka ng gobyerno, 1% na lang yung natitira sa pamilya mo. Kasi public service ito, iba itong profession na pagpupulis. Over and above para sa bansa yan. 1% lang yan para sa pamilya. Pero in a like manner, para saan ba talaga yan? In return, para pa rin sa sarili mo o para pa rin sa pamilya mo. Kasi, sabi ko nga, kung proud ka sa sarili mo na ikaw ay naging pulis or naging bahagi ng kapulisan, siguro time is 10 yung pagiging proud pa ng pamilya mo, especially yung tatay mo siguro or nanay mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Yun eh. So, hindi napapalitan or nababayaran yun ng anuman yung proud sila talaga. Kasi yung pagiging pulis talaga, ang puhunan mo yan ay buhay. Buhay yan. Sabi nga, noble profession talaga. Hindi lang sa pera-pera. Pero kung titingnan mo talaga, sino ba talaga yung maghahanap ng trabaho para handang isakripisyo lahat-lahat, pati yung nag-iisang buhay? Tayo lang naman eh. At saka yung mga sundalo. Walang hindi kagaya ng ibang profession na
hindi sila magpapakamatay para gawin yung kanilang sinumpaang tungkulin or trabaho. Tayo, handa tayong magpakamatay para magampanan yung ating sinumpaang tungkulin. May papayo ko sa mga bagong aplikante ngayon o yung mga bagong pulis ngayon na mag-undergo ng training or yung matitikot tomorrow bilang isang formal o official na kasapi ng Philippine National Police. Una sa lahat, sa training, alam naman natin, dapat maging inspirasyon ang ating mga pamilya na yung pinasukan natin ay isang pangmatagalan o isang staple job na alam naman natin ang sahod ng pulis ay mataas. So ang may papayo ko sa mga trainee natin is isa lang. Siguro maging matatag at isa ulo or isa puso yung mga tinuturo sa training center para paglabas sa training center maging ganap na isang dalubhasa o isang magiging disiplinadong membro ng Philippine National Police. Isang karangalan, sir, na ma-interview ko ang isang police lieutenant colonel Ines na talaga namang naging professor ko sa NCRTC, hindi lang sa PSBRC, maging sa JLC. So, sir, ngayong pagpasok ng mga police applicants na tatahakin yung landas ng serbisyo publiko, anong mabisang maipapayo mo upang sa ganun ay maging mas matatag sila sa pagsasali nila bilang police trainee? Sa mga applicants, no, upon taking your oath and assumption to office, I encourage you na magpalakas kayo ng katawan physically, kasama na rin yung psychologically, no? Kasi sa training, palagi naming tinuturo dito yung unang-una yung morality, no? Integrity, kasi nga papasok kayo sa government service, yun yung number one na kailangan ng mga nagseservice sa aming bayan, no? Sa ating bayan rather. Kailangan sa training, malakas ang iyong pangangatawan, pag-iwan nyo ng inyong mga mahal sa buhay sa inyong mga tahanan, ay kailangan maghanda kayo. Dahil pag nakapasok kayo rito sa training, ay bibihira na kayong makauwi sa inyong mahal sa buhay. Dahil kayo ay hinuhubog ng mga trainers natin dito sa National Capital Region Training Center para maging tunay, masigasig, malakas, may integridad na alagad ng batas. Tandaan natin yung word na service, no? Service connotes self-sacrifice for the interest of others, no? Particularly to our constituents kung saan man tayo ma-assign later on kapag tayo ay nasa field na. Sa ating mga police applicants na matagumpay na nakapasa sa proseso ng PNP recruitment, ang ma-advise ko lang ay maging matatag sa anumang pagsubok na darating sa ating mga buhay at gawing inspirasyon ang ating mga pamilya o mahal sa buhay upang tayo ay maging matagumpay at huwag tayong makalimot na manalig sa ating Panginoong Diyos. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Tambay ng Police News Vlog. God bless us po. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.